Ay, sabi ni ano ni Norman. Paano yun? Wala daw siyang jowa. Okay, so anyway, so let's proceed on the topic. Yan. Number one, the following are subjected for a special crime investigation. Except, yan. Ano yan? Murder, rape, malicious mischief. Yan. Ang sagot natin dito, guys. Ang mga sumusunod daw ay subjected for the so-called special crime investigation. Alin daw ang hindi? O, anong sagot natin dito sa number one na to? Yan, ulitin natin tanong. Ang mga sumusunod ay subjected, yan, for special crime investigation except. Ay, mamaya pala, meron kaming ano, meron pala kaming online group study mamaya. O, di ba? Swabing-swabe, may online group study na naman mamaya. Ang subject namin is question documents. O, ano sagot natin dyan? Yan, the following are subjected for special crime investigation except murder, rape, kidnapping, o malicious mischief. Yan. So, sagot muna kayo dyan, sagot. Yan. Ang murder kasi, di ba, ito yung, ano, yung pagpatay with qualifying circumstances. Yan. Pag rape naman, ito yung namin yung ano, yung panggagahasa, di ba? Kidnapping, ito yung panghinab ng tao. Oh. So, ang sagot natin, ano itong malicious mischief pala? Ah, mga paninirang gamit lang yan. So, anyway, ano yung sagot natin? Yan, sabi niya, nawala. Anong nawala? Nawawala ba? Meron naman eh. Meron naman. Parang ano, parang member kayo ni, ano, ni Bobong Gamer, ha? Nire-raid niyo ako, ha? Shoutout pala kay Bobong Gamer, no? Lods, salamat eh, nanonood ka dito sa aking live streaming, Lods. Okay, so, ayun na nga. Ano daw dyan ang hindi kasama sa special crime investigation? Ah, ang sagot pala dyan ay malicious mischief. Okay, mababang klase din naman kasi yung mga ano yan, yung malicious mischief ng baba, paninirang gamit lang yan eh. Okay, so next, number two. The following crimes are violations of law except, yan, A, suicide, B, homicide, C, murder, or the infanticide. Oh, shout out kay Terence Sky. Pa-shout out Sir Chepopoy from Ilocos Sur province sa YouTube ko na lang abangan, sir. And hina doon ang signal niya. O, tama, ipo-post din natin ito sa YouTube, no? Para swabing swabe. Kay shout out sa Tokigarao City. Ayan, kay shout out po kay Joey Kebalayan, pogi ng Tokigarao City. Ano sagot natin dito? The following crimes are violations of law except A, suicide, B, homicide, C, murder, D, infanticide. Okay? So, isa-isayin natin. Ano ba yung infanticide? Ito yung pagpatay mo sa isang infant. Yan, infant, no? Anong edad ng infant? Ah, less than, yan, less than 72 hours. Okay? So, less than 72 hours. So, kahit sino pumatayan, basta ang pinatay mo, less than 72 hours, eh, infanticide. Diba? Regardless kung sino pumatay, maaaring si nanay mo, si tatay, kapitbahay mo, friend ng kananay mo, kahit sino pa. Basta kapag ang pinatay, eh, less than 72 hours, ang kanyang kaso ay infanticide. Ano naman ang murder? Oh, kanina ko sinasabi yan eh. Ang murder, bumatay ka ng isang tao with, yan, natatandaan natin ha, with, yan, with qualifying circumstances. Yan, circumstances. Yan. Pag homicide, bumatay ka without qualifying circumstances, yan. Without.
and qualifying and circumstances. Ayan. May nagtanong sa akin estudyante, sir, yung ano po ba homicide, may intent to kill? Tapos tinanong niya na, sir, yung murder, di ba may intent to kill? Tama po. Ah, tama. Ang murder ay may intent to kill. Eh sir, yung homicide, parehas silang may intent to kill. Tandaan ha, parehas silang dalawa may intent to kill. Ang pinagkaiba nga lang nila, pag murder, with qualifying circumstances. Pag homicide, walang qualifying circumstances. Okay? May nagtanong, sabi ni Norman, sir, paano kung exact 72 hours? Pag exact yung 72 hours niya, depende kung sino pumatay. Kung pinatay siya ng kanyang mga magulang, eksaktong 72 hours ha, kung pinatay siya ng kanyang magulang, papasok po ito ng parricide. Okay? Pero pag ibang tao ang pumatay, ng kapitbahay, yan, maaari itong pumasok sa murder. Bakit murder? Kasi ang qualifying circumstances ay may superior strength. Diba? Ano naman lagawin ng bata yung sanggol na yun? Diba? Baka, ano yan, sir, paano naging nangyari? Hindi naman lumalaban yung sanggol eh. Nakakita na ba na sanggol nagkakarate? Diba? Sir, meron. Yung, ano, Boss Baby. At iba naman yun. Cartoons yun eh. Ayan. So, sabi ni Rapista John Reno, good evening, sir. Na-late na ako. Hindi ka na-late. Okay lang yan. Sakto lang yan. So, anong sagot natin dito, mga kachapopoy? Except ang pinag-uusapan, ha? Ayan, bibilugan natin. Except iwan. So, anong sagot natin dyan? Except suicide. Ayan. Hindi naman krimen ang suicide. Ayan. Sir, paano po yung ano? Yung tumulong po para magawa ang suicide? Sabi niya, oh. Sabi niya ng malaki, magpapakamatay ako, pre. Ayan. Ano mo nga ako ng mga gandong gamit? Sumasawada ako. Kasi puso ko, hirap na, pre. Hirap na. Oh, tinulungan mo siya, mamatay. E di, patay ka. Lagot ka dyan. Yun ang kakasuhan sa batas. Yung nag-assist para mag-commit ng suicide yung tao, patay ka. Kaya huwag kayong tutulong na ano, ha? Kay mga kaibigan, pag nagsisuicide, lalo sira ang puso, broken-hearted. Pa-message mo dito sa ano, sa ating Facebook page natin, no? Pang February 14. Ikaw ba ay nakararamdam ng kalungkutan na iniwan ng jowa mo? Yan. Ang masama dyan, wala kang jowa, no? No? Sakit nun, tol. Yan, kay ano kanila, kay Maria. joke lang ha. Okay, so ang sagot natin dyan, that is a suicide. So, number three. It refers to a physical evidence which link, keyword nyo, ano yung sabi daw, physical evidence na nagli-link. And link a suspect or perpetrator to crime or to the crime. A, evidence. B, associative evidence. C, testimonial evidence. Or D, hearsay. Ang sagot natin dito, mga kachapopoy, sa number 3 na to. Basic na basic to sa inyo, no? Salamat, sabi ni Claude Van Calisoro. Salamat po sa pag-share ng knowledge niyo, sir. Yan. Salamat din, tropa. Yan. Yan, ha? So, ang sagot natin dito, it refers to physical evidence which link a suspect or perpetrator to the crime. A, evidence. B, associative evidence. C, testimonial evidence. Or D, hearsay. Okay? Pag binanggit naman natin evidence, sabi na evidence is a means sanctioned in a judicial proceeding. And the truth respecting a matter of fact. Ayan na. So, ano may evidence? Ito yung pamamaraan para magpatunay. Pamamaraan, patunayan ang isang krimen. Way pala ito, no? Way. Pag evidence, that is just a way. Ayan. Parang ma-way.
Yan, kapag mag-isa ka na lang sa ano, pag February 14, kanta ka na lang, I did it my way. Yan. So, ano naman yung testimonial evidence? Yan. Pag sinabing testimonial evidence, ito mismo yung testimony ng isang tao. Yan, di ba? Dalawang klase kasi pwede magbigay ng testimonya. Maari yung tao is an ordinary witness, tatandaan natin, an ordinary witness, ang pwede niya lang ma-testify is what he perceived. Ayan. Yung isa naman, si expert witness, anong merong yung ka-expert witness? Pwede siya mag-testify based on his opinion. Okay, ha? Based on his opinion. Ayan. Si ano yun, ha? Si expert witness yun. Tulad ng, ano, ballistician, ano pa, mga doktor, forensic pathologist, di ba? Medical legal officer. Ayan. Tanggal na sila, tanggal na si testimonial evidence, ha? Ano naman yung hearsay? Ayan. Ayan. Tama si ano, si, ayan. Ano yung hearsay? Yan. Pag sinabi ng hearsay, chismis. So remember, hearsay cannot be used as evidence. Okay? Sabi ni Jessang Rabanes, Sir, hindi ba matutuloy ang exam ngayon, June? Hindi ko rin masasabi yan. Ang makakapagsabi lang po niyan is ang, ano, tawag dito? Ang PRC. Okay, tandaan nyo guys, matuloy man ang board o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang programa namin sa inyo. Okay? Natandaan yan, ha? So, basta tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Kaya yung mga take note lang kayo dyan. So, anyway, sana matuloy para ano, swabing-swabi rin tayo sa lahat. So, anong sagot natin dyan sa number 3? That is an associative evidence. Tatandaan nyo kapag associative, di ba? Una, link. Tandaan nyo, ha? So, natandaan nyo kapag associative, una, link ang keyword nyo. I-link nyo ang suspect sa krimen. At baka mamaya, biglang iniba ng examiner ang pagtatanong niya. Kasi may nabasa akong ganong tanong sa mga libro-libro. Ayan, tatandaan nyo, isa sa mga keyword nyo, who did this? Sino ang gumawa? Pwede pa rin palang associative yun, di ba? So, next. Number four na ba? Yeah, number four. The entrance gunshot wound. Uy, yun. Tandaan nyo. Entrance gunshot wound. Ay, may mga karakteristik. Okay? May mga karakteristik. Ano yung characteristics niya? Are the following. Except ang hinahanap. Except ka pala. Yan, huling-huli ka na namin. And ang entrance gunshot wound daw, characteristics are the following. Yan. Except nga lang. Oh, shout out kay J. Inoperio, Batang 641. Okay? So, A is smaller. Yan, sabi nung ano nung ano, ang mga sumusunod daw na characteristics ng entrance gunshot. Entrance to, ah. A, maliit. B, may holding effect. C, papasok, inverted. Or D, bigger, o malaki. Diba? O, lahat daw yan ay mga ano eh, mga characteristics ng ano eh, ng gunshot wound. Alin ang hindi? Yan. Sabi ni Sidney Pangturan, nahuli na yung sagot sa letter D. Yan, huwag niyong isipin na nahuli. Basta tatandaan nyo, Buisit tong ano, ito lumabas ah. Sorry. O, kunwari, hindi nyo nakita. Yan, hindi nakita. Hindi nyo ako na nakita. Yan, time first lang, hindi nakita yon. Yan. So, pag entrance or entrance gunshot wound, maliit lang ang butas. Okay, pag exit, ayun, malaki butas. Tandaan nyo ha. Ito yung mga tatandaan nyo kapag exit. Ends, exit, gunshot wound. Okay? Or, point of exit. Yan.
So tatandaan, malaki ang butas, bigger. Yan. Everted. Oh, palabas 'yung ano. Palabas 'yung skin. Okay? Ano pa? Pamamagana, estelate shape 'yung wound niya. Yan, estelate shape. 'Di ba? 'Yung parang sabog na star. Yan. Parang sabog na star 'yon. Okay? So, minsan may, sir, may na-encounter kami, bakit yung ano, yung entrance po, mas malaki kesa sa exit. May na-encounter daw sila nun. Ah, baka iba naman yung butas na sinasabi mo. Okay, baka yung butas na sinasabi mo, yung isang butas doon, no? Yung may lumalabas na tao. Yan, totoo talaga na malaki yung ano doon, yung butas ng entrance kesa sa exit. Okay? So, anyway, so ito ha, ang entrance gashot wound. Ang mga characteristics niya, smaller, hollowing, at saka inverted. Alin yung hindi? Yung bigger opening. Kasi pang ano yan, pang point of exit. Or, yan, exit. Yan, point of exit. Exit. Yan. So, next. Yan. Number 5. What crime is committed if you killed your own mother? Ano daw yung ano dyan? A. Matricide. B. Iutan na siya. Yan. C. Regicide. Or D. Parricide. Ang sagot natin dito. Yan. Yung iba nakikitawa lang eh. Ayaw sumagot. Sumagot kayo. Yan. Nakatawa lang kayo ng tawa dyan eh. What crime is committed if you killed your own mother? A. Matricide. B. Euthanasia. Euthanasia. C. Regicide. Or D. Parricide. O, anong sagot natin dyan? Uy! Kay Sir Justin Navarro! Uy, Sir Justin, maraming salamat sa pagbisita mo sa ating, ano, sa ating live streaming. Lodi ko to si Sir Justin Navarro. Ito yung John Lloyd ng Nueva Ecija, you know. Ayan. Nasagot natin dito mga katropa. Ay, patay tayo dyan. Ang hinahanap po, crime. Oh, crime. Crime yan. Tapos, killed. Sinap natin, mother. Oh, yan na. Yan. Yan na, ha. Walang sasagot ng iba yan, ha. Patay tayo. Babalik ko kayo sa pressure nyo. Okay. Pag iutan na siya, ano ba yan? Pag iutan na siya, ito yung mercy killing. Mercy killing. Tanggal na mercy killing. Kasi mercy killing yan, di ba? Mercy killing. Ano yan? Iutin na siya. Ano yan? Patay tayo dito. Ano ba yan? Iutan na siya. Bala na nga kayo mag-ano dyan, magbasa dyan. Bumabalik na naman yung ano, matigas ang dila. Pero pag matigas ang dila, suwabe ha. Pag matigas ang dila, talagang kayo na kayo. Mercy killing, o, di ba? So, pag regicide, ito yung katawagan. Katawagan lang siya na pagpatay sa ari. Ano, hari. Yan, hari. Ano ba yan? English na nga lang, pinatay mo yung king. Ayun yung katawagan lang. Yan ha. So, pag matricide, katawagan yan. Katawagan lang yan. Yung pagpatay mo sa iyong nanay. Yan, nanay. Yan. So, kasi ang hinahanap ko, anong krimen? O, edi, ang sagot natin dyan ay parricide. O, di ba? sabi ni Robbie, yek-yek, ano, buskay, no? Ha, balik-balikan ko yan dyan yung euthanasia. Yan, euthanasia, yan, ha? So, ang sagot natin dyan ay parricide. Okay? Six, ano man? Number six. Ayun na naman, patay tayo. Kailangan na ng plus dila ako. Yan, a place where the crime is committed. Yan. A, command post. Yan. B, crime scene. C, venue. Or D, safe house. Ayan, ha?
So, isa-isa na naman natin to. Pag command post, saan to common ginagamit pag command post? Yung salitang command post, saan common ginagamit yan? Ah, ginagamit yan dun sa ano, hostage negotiation, no? Sa hostage scene, hostage negotiation, and negotiation. Ano nilang yan eh? Ito yung parang base nila, base. Yung parang lugar kung saan sila nagmi-meeting. Oh, yan. Tanggal na yan. Pag venue, place. Oh, di ba? Place. Oh, tanggal na. Oh, tanggal ka na, venue. Ha? Tanggal ka na rin, command post. Kasi termino sa ano yan eh? Sa hostage negotiation. Parang base lang nila yun. Venue, saan ginagamit naman yan? Sa jurisprudence. Ay, jury. Sa ano? Criminal law, no? Yung venue. Criminal procedure ata ito. Yan. Pag safe house, saan ano to? Ah, ito yung ano, kung saan sila nag, ano, nag, yung nilalagak yung ano, batag tagal, ano may English na nilalagak? Inilalagay nila yung mga pinoprotektahan nila, no? Yan. Or, bahala na kayo dyan, safe house. Malay nyo, safe house din, no? Saan safe house nyo? Sa bahay ng ano, sa CR, safe house yan eh. Joke lang. Hindi, joke lang, joke lang. Okay, baka iba yung safe house na ginagawa nyo kung saan nakakapagsulo kayo ni Jowa, ha? Ayan. So, anyway, anong sagot natin dito? Saan daw yung lugar na pinahirian ng krimen? Oh, that is a crime scene. Okay? Crime scene yun, ha? Yung pinangyayarihan ng krimen. Next, number 7. Ayan. Sabi ni Actus ne Mini Pak, Paxit Injuriam. Sir, malakas ba ulan dyan? Oo, malakas ang ulan dito. Isipin nyo, kahit umuulan, no? Yan, nag-start pa rin ako sa inyo. Yan. Pasensya na kung malakas ang ulan, ha? Yan, sabi ng ano, Mark, Hina Signal, lakas kasi ulan. Ayan yung recorded naman ito. Recorded. Ipopost ko naman to sa YouTube nyo. Ah, YouTube natin pala. YouTube natin. So, anyway, any act that result in physical or psychological suffering. Yan, harm or injury inflicted on recruit neophyte. Uy, ito na pala tandaan mo ito, no? Mga neophyte, oh. Yan, applicant or member as part of an, uy, initiation rite. Oh, initiation rite. Oh, A, hazing. B, Republic Act 11053. Tapos C, Republic Act 8049. Or D, Republic Act 9745. O, anong sagot natin dito? Ito yung keyword nyo. Masakit! Hindi pumaster! Masakit! Hindi pumaster! Sige, full swing! O, di ba? Ano yun, di ba? Kasi gawa, o, gawa. Gawa ang hinahanap po. Yan. Any act. Yan. Anong sagot natin yan? Ayun! May tumama. Ayun, ang dami tumatama. That is a hazing. Okay? Ano naman tawag sa batas na yon with regard sa hazing? Okay? May dating batas, ito, yan, yung Republic Act 8049. Ito yung ano, kauna-unang anti-hazing. Yan, anti-hazing. Ito yan. And anti-hazing law. Okay? So, ito pala, may ano pala na amend ito. Yan, sabi ni ano ni Belay Madriaga. Arriba, arriba. Yan, long live tropa, long live. Okay, so ito pala ang Republic Act 11053. Ito yung amendment, no? Amendment ito ng anti-hazing law. Ayan yung anti yan, hazing Act of 2018. O, di ba? May bagong batas pala yan, no? Ano tong ano, Republic Act 9745? Ito yung tinatawag natin na anti-torture. Yan. Anti-torture Act. Yan. Anti-torture Act of 2009. Ang lakas talaga ng ulan. No?
So ano ang sagot natin yan? Ah, hazing yan, hazing. Okay? Ang lakas ng ulan. Yan, no? Lalo na kapag maulan, pag February 14, tapos maulan, tapos mag-isa ka lang, siguro ang lungkot mo. No? Pero kung ano, kung tawag dito, yung ano, pag February 14, may jowa ka, wag, grabe ka makachapopoy niyan, lumilindol. Ay, sabi ni John Kenneth Bagay, ano po ang YT channel niyo, sir? Eh di ito rin yung pangalan ng page natin, Acclimentoring by Chops Black. O yun, ito rin yung pangalan. So number 8, it is the luminous, oh luminous, oh tropa, mga luminous daw, oh, luminous, oh luminous body of burning gas which gets hotter and less luminous when mixed with more oxygen or result of occurrence. Uy, ang keyword nyo, result of occurrence. O ano daw yan? A, flame. B, fire o sunog. C, arson o panununog. O D, heat. O yan, ano sagot natin dito mga ano? Yan. Oh, shout out din sa M5, no? M5. Shout out din sa M5. Yan, clipboard kabahog. Bagyo man or hindi, tuloy tayo, sir. Walang tayo. Hindi, joke lang. Walang tayo. Ayan, walang tayo. Mahirap yung pagtayo, patay tayo. Ano tayo? Espadahan? Hindi, joke lang ha. Joke lang. Ayan. So, ano na? Ano sagot natin dyan? It is the luminous body of a burning gas which gets hotter and less luminous when mixed with more oxygen or result of occurrence. Okay? So, syempre, isa-isa na naman natin. Pag-heat, init. Yan. Ito yung matindi. Kapag February 14, pag nag-heat, nag-init. O, diba? Yan. So, tanggal na yung heat, ha? Tanggal. Kasi luminous, eh. Yan. Tanggal na yan. Pag arson, panununog yan. Panununog. Yan. Yan. Actually, pinagbabawal. Ano yung krimen ang arson, di ba? Nandiyan yung ano presidential decree number ano 1613 and 1613 ata yun no yung arson. Yan. Correct me if I'm wrong ha. At least eh kahit paano swabing-swabi naman tayo dito. So pag arson PD 1613 ata yun. Pero ano yun? Pero ayun yung number na tatandaan ko lagi, arson. No? Sana ano guys, kapag ano yung kapag open yung ano yung fire examination officer. Yan. Ano tayo? Mag-take tayo, no? Yung fire officer examination, mag-take tayo. Diba? Ano kayo? I-group study rin natin dito sa live, no? Habang ano tayo, bago tayo mag-take ng ano, ng fire. Kasi yung penology officer ko, tinake ko na eh. Nag-ano ako doon, nag-type, nag-top 6 ako doon sa penology officer examination. Na-chamba natin. Joke lang. Kaya naka-top 6 tayo doon, no? Siguro dahil dito sa ano, yung ginagawa ko. Shoutout mo na sa ano, Holy Child of Butuan from Davao Oriental. Okay? Ano naman ang fire o sunog? Ito yung pangyayari, event. Yan. Ito yung event or occurrence. Yan. So, ano yung flame? Ah, result lang pala yan. Okay, resulta lang pala ang tinatawag nating flame. So ano sagot natin? Ang hinahanap result of occurrence or luminous body. Ayan, sagot natin pala dyan ay flame. Okay? Sabi ni Ramil Montinola, sige sir, aasa namin yan. Eh basta mag-apply tayo. Ako rin, mag-apply din ako na ano, civil service na ano. Yung ano, mag- saan yan? Yung fire officer examination, no? Yan. Ano ko rin, i-joking ko rin si Ma'am Ellen yun na mag-take din. Diba? Para sabay-sabay tayo lahat. O, pag pumasa, edi suwabe. Yan. Number 9. The act of any person. O, act daw. Gawa na naman to. Gawa, o. Act of any person who with intent to gain, o may intent to gain for himself or for another
shall buy, possess, keep, acquire, conceal, sell, or in any other way deal on any article, item, object, or anything of value which he knows to have been derived. Ayan. Have been derived daw saan? Uy, yun ba yan? Nawawala yung atin, panulat natin. Ayan. Bayan? Ayun. Derived from proceeds of crime of robbery. Okay? Ano daw yan? A, PD 1612, and B, fencing, C, fence, or D, stolen property. Anong sagot natin diyan, mga ano, mga tropa? O ito daw yung ano, ginagawa ng mga ng isang tao na may intent to game, na alam niya naman na ano yun, na nakaw yung ano yun, yung mga gamit na yun, nakaw. O, baaring binenta niya, o bumili siya, di ba? Anong sagot natin dyan, guys? Okay. Kapag ano, kapag ang tanong sa inyo, ano ang corpus delicti ng ano, what is the corpus delicti of the anti-fencing? Stolen property. Yan. Ito yung isa sa corpus delicti. Yan, corpus delicti yan of anti-fencing law. Yan, yung PD 1612 po. Ayan yung corpus delicti, yung stolen property. Okay? Sir, di ba yung corpus delicti body of the crime? Oo nga, yun talaga yung definition niya. Ayan, tinatanong ko, ano yung corpus delicti? Ano yung body of the crime ng ano ng PD 1612? Eh, di stolen property, di ba? Ano naman yung ano, fence? Ito yung tao. Yan, tao yan. Ano naman yung fencing? Ito yung act. Ano naman yung ano, PD 1612? Ito yung law. Ayan, tinatanong eh, gawa ng isang tao. Ano sagot natin dyan? Gawa ng isang tao. Sagot pala niya, paggawa, di fencing. Kasi gawa ang tinatanong eh. Di ba? Swabe, ang dami nagkamali oh. Bata, hindi naintindihan yung tanong. Yan. Sabi ni Mary Daltaura, Sir Chops, available na po ba ang Q&A po? Shout out pro from Catalunan Grande. Hindi pa available yung ano natin, yung black book. Black book, no? Talagang mabusisi talaga tayo sa black book bago natin i-release. Para pag nabasa nyo, swabing-swabing, mapapawaw ka. So, wow! Ulam! Ka-partner ng Red Book. Okay? So, next! What wound may be produced using an ice pick? Okay? Anong klaseng wound daw? Yan, wound na mapoproduce ng tinatawag nating ice pick. Yan, ha? Huwag niyong isipin yung wound that never heals, ha? Ayun yung ano eh. Pag wound that never heals, masarap yun. Dalawa yun, masarap. Yan, di ba? A wound that never heals. Iba yun, di ba? Iba yun. So, ano daw yan? What wound may be produced using an ice pick? A, stab wound. B, punctured wound. C, incised wound. Or D, lacerated wound. Yan. Yan, sabi ni Ramil Montinola, sana ganyan ang labasan. Labasan, labasan. Sana ganyan ang labasan sa board exam natin, sir. Kaso, ewan natin. Hindi, no? Yan. Mahirap din ngayon. Mahirap na rin ang exam ngayon talaga, no? Talaga mapapaisip ka, no? Isa talaga sa unique na exam talaga ang criminology. Yan. So, anong sagot natin, guys? Anong one daw ang mapoproduce kapag I speak? Okay, say natin. Pag ano, kapag stab wound. Ayan. Ang may dahilan niyan, pag stab wound, matalas, at matulis. Ayan, matulis.
Matulis yan. Sinusulat ko pa sa inyo, ha. Kay pag ano, kapag punctured wound, matulis na bagay. Yan ang may dahilan, matulis. Yan. Kapag incised wound, ito naman yung ano, nahiwa. Yan, hiwa. O, hiwa. Ang may dahilan yan, matalas na dulo, matalas na edge. Matalas. Kasi pag punctured, tusok. Tusok. Kapag stab, saksak. Saksak. Ayan. Pag lacerated wound, ang ano yan, dahilan niyan, blunt object. Yan, blunt object. Yan. Matigas, yan, blunt object. Yan, blunt object plus hard. Yan, blunt object plus hard. At syempre, ang nangyayari, pagkapunit, punit, punit! Yan, o, diba? Kapag matig, pag ano pala, kapag pulpul na bagay, yan, or hard, lalo na kapag ano, hinampas ka ng batuta, may batuta, sobrang tigas nun, diba? Pag ano pa, pulpul yun. Pag hinampas ka ng batuta, eh, punit yun, di ba? Kapag lacerated wound talaga, tsaka batuta, iba talaga nasa isip ko. Eh. Bahala kayo sa ano, ha? Ayan. Sabi ni Lings Biruel, give example of material user para alam. Ito na nga sinulat ko na. O, ayan. Lagay natin dito. Pag lacerated, maganda natin, batuta. Batuta. Yung mga lalaki, may batuta, di ba? Pag pinasok doon, punit! Oh, may lacerated wound, sigurado yon. Pag incise, lagay natin, hiniwa, hiwa ng kutsilyo. Hiwa ng kutsilyo. Yan, lagay natin na hiwa ng kutsilyo. Hiwa, yan, hiwa ng knife. O, di ba? Pag stab wound, saksak. Yan, saksak. Yan, saksak. Yan, saksak ng knife po, di ba? Pre-sample pa kayo. And pag punctured wound, o ayan na yung sagot niyan, di ba? Pag punctured wound, ayan na sagot yung ice pick. Kung ayaw mo ng ice pick, pwede yung pako. Yan, pako. Tapos, o kaya screwdriver. Screw, bali na si spelling dyan ha, screwdriver. O, ano pa? Kung ano gusto mo, yung, ano ng banana cue. Stick ng banana cue. Yan, stick ng ano to, banana cue. Banana cue. O, di ba? So, nakakuha tayo ng mga ano, ng sample. So, anong sagot natin dyan? Ang tawag pala natin dyan sa wound na yun ay tinatawag na punctured wound. O, dagdag nyo pa sa punctured wound. O, yung ano, injection. Yan, injection. Hindi insection, ha? Pag insection, idol ko yun. Idol ko yun kay, ano, kay Chu, no? Yan. So, ano sagot natin yan? That is, the punctured wound. Yan. Yan. Sabi naman ni, ano yun? Sabi ni Clifford, ibang batuta yun, sir. Okay. So, sabi, sir, lalaki, ha? Ano yun? Patay tayo, hindi kita baitidin. Joanne Andaraya, UEPL Northern Samar. Okay, hindi ka malilate, Tropa Ansari, meron pa tayong ano, upload or re-upload ko to, no? So, maraming salamat sa inyo. Sa mga bago lang dito sa aming Facebook page, pwede nyong i-like at saka i-click ang notification bell at syempre i-follow nyo na rin, no? Para sa mga future posts namin, live streaming, nandyan kayo. Okay, alagang updated kayo. I-subscribe nyo na rin. Punta na kayo sa aming YouTube channel, no? Ang YouTube channel namin eh, Acle Mentoring by Chaps din, no? I-ano nyo, i-bisitahin nyo yung YouTube channel namin. May mga bagong upload na video doon. Ito rin yung dinidiscuss ko sa inyo. Bagong upload. Magandang klaseng pagkaka-upload natin ito, no? Punta kayo sa aming YouTube channel. Pwede panoorin nyo yan. Ulit-ulitin nyo, no? Huwag nyo namang skip yung ad. Don't skip the ads. Kaysa libro natin, guys, good news,
February 20, re-release na. Ang nakalain yung pre-order natin ngayon, 398 books. Nagkakaubusan ngayon, 398 books. Okay? So, kung gusto nyo umorder, mag-message lang kayo sa aming Facebook page. Nandyan ang 0926-056-8167. Okay? So,